Alright. Papakita ko lang tong isang laro na nilaro ko sa chess.com. Ito yung rapid game. So kapag rapid game kasi, Yes, rapid game na 10 minutes. Napakabilis lang nito. Usually pagka white ang pyesa ko, ang ginagamit ko is a London system. So sa London system, mauuna tong D4 natin. Yan. So usually yan na talaga. Then followed by bishop to F4 and then knight to G3. Yan, kitang-kita natin. So, yung kalaban natin sa halip na mag Sicilian defense. Kapag kasi ganito ang ano mo, dapat Sicilian defense ang block para ma-counter niya yung London system ko. But anyway, ang ginamit niya is sa queen's pawn opening. So, itutuloy lang natin yung ating plano. Kailangan may serve na natin yung initial positions ng aking London system. So, book move siya. There you go. Knight. So, kung papansin ninyo, kung hindi siya nag-Sicilian defense at gumamit ako ng London system, dapat ito. Hindi niya dapat in-open. Dapat ito niya nilalagay. At, sorry. Itong open. Dapat hayaan niyang tuma-open din. Ilalagay niya rito yung kanyang bishop. Para hindi ko mailagay itong bishop ko rito. Kasi pag nilipat ko ito rito, then pwede niyang kainin. Masisira na yung plano ng yung plano ko na sirain itong area na to. Usually, ang target kasi ng London, ng London system is masira itong mga area na to. Yan, yan. Anyway, let's continue. So, maagang check ang ginawa ng opponent natin. Ano? Siguro, ewan ko, nagre-rush to. Pwede ko namang i-block ng knight here, pero kukompletuhin ko na ano, isa sa mga part o position ng London system is itong tatlong bishop, tatlong pawn na nakaayos dito. Yan. Double purpose to, ano, na tulungan ko, napaganda ko na yung positions ng ating pawn at nasipapa natin yung bishop na yan. So, yeah, as usual, aalis yan. Okay, kapag ka ganito ang ginawa ng opponent mo while your bishop is at this point at F4, pwede mong gawing advantage yan sa position mo, no? I-atras mo lang siya rito. Para pag kinain niya, so for the black takes your bishop with his black bishop, then this pawn from h2 can just take it back. Ano mangyayari niyan, ma-open tong ating rook to attack this h7. Sa tulong ng bishop at ng queen, mapapadali yung pag-mate natin sa kanya. So yan lagi yung area na inaabatan ng ating London system. So let's see. Move lang natin dito. Ayan. Nag-castle siya, no? So hindi niya kinain to. So kapag hindi niya kinain yan, ako mismo ang atake dun sa bishop niya later. Dito muna tayo. I-complete muna natin yung initial opening ng London system. Hindi ko alam kung bakit niya in-open yun, ano? So, kung ano ang purpose niya. But then anyway, agree naman sa kanya yung computer at nilagyan ng check. Good move daw, ayan. So, i-fortify ko na, ano? Lalagyan ko na ng dalawang official para medyo ipipressure ko na itong area na to. Good move, naglagay siya ng hook dito. So, siguro dahil aabatan niya itong gitna. Tingnan niya kung kakainin ko ba yan. Maglalagay ako ng position dito at magkakagulo-gulo na. Anyway, so kinain ko yung bishop niya kasi nga ayaw niyang kainin eh. Ayaw niyang kunin yung ating bait. So, useless naman kung nakatambay lang yung bishop ko dyan. Di, hayaan mo na. Magpalitan na lang. Ano.
So yun, kinain ng kanyang queen. Bakit hindi yung pawn niya ang pinangkain? Let's say pawn ang pinangkain, ayan. Magkakaroon ng dalawang magkasunod na pawn, which is not a good position for him. So let's continue. Kung makikita nyo, balance pa rin at up to this point ang laban kasi pareho lang kami ng kinain. So since nandito na yung kanyang queen, medyo mag-open na ako. No? In-open ko na tong knight kasi nga para meron akong option to castle later kung maipit man tong aking king. Well, ito isa-isa itong pala. Isipan kung bakit niya i-move yung kanyang pawn doon. Ano? Sa halip na dapat ito nga eh. Ito yung ina-expect ko na i-move niya. Anyway, kung yan ang plano niya, mag-move tayo ng pawn dito. Oops! Yan, blunders mga kapatid. Agang blunders. Wala. Namali ako ng ano, ng position, anumang ng move. So walang support yung ating pawn, libre yan. Kakainin ng horse yan as usual. Pam, kinain na nga. Wala tayong magagawa dyan. Talagang ganun sa chess. Ah, nagkakamali talaga. Anyway, so yun. I-threaten ko lang yung kanyang king. Alam ko naman walang kapupuntahan niya kasi mag-move lang siya rito. So, bibisitin ko lang yung ating opponent. So, yan. As usual, talagang pupunta siya ron. Hindi naman niya makakain niya kasi meron namang support from the queen, di ba? So, pag kinain niya, hindi check, hindi pwede. Ano? Sipain natin yung kanyang knight. So, hindi agree yung computer ano kung bakit nilagay ko yung pawn dito. Dapat daw itong bishop ko ibalik ko rito sa d3. So anyway, gusto ko lang naman mawala itong pesky na knight eh. So hayaan mo siya. Medyo lamang siya rito kasi na-threaten na naman niya yung aking bishop. At kapag kinain niya yan at gumanti ako ng kain ng queen, lugi ako, no? So, hindi ko pwedeng kawinin niya. Ang gagawin ko lang is ibabalik ko ito rito. Ayan. Tingnan natin ang kanyang next move. Okay. So, pawn to e5. I think ang plano niya rito is ilagay ito rito para magkaroon ng fork at matreten niya yung dalawang officials ko, no? Yung aking bishop at knight. Kapag ganyan siguro, tingnan natin na, kainin ko na lang siguro para mapigilan yung kanyang plano. Take back, yan, sige, mag-ubusan tayo ng piyesa. Okay, kung mapapansin nyo, nakipag-ubusan ng piyesa sa akin, lamang siya ng isang pawn. Ito. Ito nga ay dahil dun sa blunderous move ko rito kanina. Since threaten na yung area ko na to, itong mga areas na to. Ang gagawin ko siguro ay imumove ko na lang itong ating queen. Ay sorry, magka-castling tayo para safe na yung ating king. So agree si computer daw, no? Good move daw. Ayan. Mukhang ibababa na niya lahat ng mga pyesa niya rito para sirain yung ating defense. Ito ating mga defense dito. Okay, so sipain natin yung kanyang queen. Tingnan natin kung matatakot siya. Atras, ano po? Yan, sulungan natin. So, bakit ko sinulungan ito? Kasi pwede ko siyang, let's say, kinain niya, di ba? Pwede ko i-threaten yung kanyang rook. Tapos, threaten ko rin yung kanyang queen. Natural yung kanyang queen, itatago lang niya rin dito or maybe dito para kung sakaling kainin ko yung rook niya, babawian lang niya ng queen. Parang mas gusto ko yung i-threaten ko to, i-keep ko yung pressure dito para mabuisit siya sa akin. Ano? So, ang gagawin ko, kakainin ko tong bishop. Ay, sorry, itong pawn. Yan. So, hindi agree yung computer sa akin. Ano? At sabi niya, wrong move daw yan. Dapat daw ito. Diyan daw dapat ako nagpunta. So, mas magaling ka pa sa akin. Joke lang.
Kumbaga, siyempre, laro lang to eh, no? It's kung enjoy lang natin yung laro. Huwag masyadong seryoso pagdating sa chess. So, ang gagawin natin, tingnan natin kung anong move niya. Yan. Pansin ninyo kanina, di ba? Lamang na lamang ako. Ah, sorry. Lamang na lamang siya pala. Kasi hindi ko ginawa yung gusto niya. Pero dito sa move niya na to, mali siya. Kaya nag-equal ulit to. So, halos balance lang ulit yung game. Ngayon, so try natin takutin yung queen niya kung anong mangyayari kapag ano. So, gusto ko lang takutin yung queen niya with my knight and somehow ito. I-keep natin yung pressure on this side at just in case makatulong siya rito, no? Sa part na to kung meron man akong balak na dalhin yung rook dito. So, there you go. Yan, kitang-kita naman na tinatakot niya yung aking, threaten niya yung ating knight, ano? Simple lang yan, kakounter ko lang yan ng pawn. Boom. Sabi ng computer, best move daw. Ayan. So, threaten yung ating bishop. Ay, I'm sorry, ating rook. So, tago lang natin yung ating rook. And at the same time, threaten na rin itong bishop pawn niya. Ano ba yan? Nagkakamali-mali ako sa mga terms. Well, it's very surprising ano kung bakit nag-move siya rito nang wala naman defense. Nakakaibat na defense itong pawn na to. So, kakainin ko lang yan. So, equal na kami sa pyesa. And it's a blunder move on his part. So, useless na itong yung pananakot niya rito sa bishop ko kasi aalis lang ako. Babalik ko lang dito yan kasi huwag nating hayaan itong pawn na to na mag-move. Mag-move forward. Yan, ganyan nga. So, mali na naman yung move niya. No? Kung mapapansin nyo yung ating bar sa left, yung ating evaluation bar, lamang na naman ako kasi mali siya. Mali yung move niya. Dapat daw yung bishop ang inilagay niya rito para ma-threaten yung aking queen. Hindi ko naman pwedeng kainin kasi pag kinain ko ng queen, kainin niya ng knight at talo ako. So anyway, move ulit tayo dito. Why rook? Okay, so nag-move ako ng rook. Why? Kasi nga, bala kong ilagay yung isa ko pang rook dito para magkaroon ako ng malakas na atake. Then, masustainahan yung ma-prepare ko yung queen ko for the finale. Ayan, tinuloy pa rin niya, no? In-ignore niya yung plano ko. Simple lang gagawin ko dito, i-block ko lang yan ng pawn, hindi na siya makaka-move forward eh. Ayan. So, wrong move daw siya rito, no? Blunder. Blunder siya kasi. Dapat ito raw. Itong bishop daw dapat ang nandito. Anyway, bahala ka, nagkamali siya. Iaabante ko lang yung... Actually, balak niya kasi i-threaten itong rook ko, no? Pero bakit naman, ganyan naman ganun kadali yun? So, iaabante ko lang yan dyan. So, yun pala plano niya. At balak niya pala akong i-threaten gamit yung bishop. At ibababa ko lang ulit yan. See, agree si computer sa akin kasi tama daw yan. Kaya lang, nalibre yung aking pawn. Pwede na niyang kainin niya. Walang defense. Next, yun na nga. Kinain na nga niya. It's lamang na naman siya ng isang pyesa. So, paano gagawin ko niyan? Siguro, imumove ko lang sa right. Para matretan ko itong dalawa na ito. Kung mapapansin natin mga kapatid, bakante ito. I mean, walang mga defense to itong dalawa na ito. So, wrong move na naman daw. Dapat daw si Queen ay minove sa baba para masuporta niya si Bishop. So, anyway, iba ang kanyang ginawa.
pwede ko lang i-move si rook dito para ma-threaten ko silang pareho. Ito tsaka ito. Yan. So, dalawa na yung threatened na officials niya na walang support. Tingnan natin kung ano gagawin. So, yan na nga yung plano ko. No? I-straight ko ito. Sasagasahan ko itong file na to. Kaya ako pinag-double yung aking rook dito. Malakas kasi yung rook kapag pareho mo silang inilagay sa isang file. Medyo mahirap tapatan yan. Malakas pa rin ang loob niya. No? At gusto niya talaga mawala itong bishop na to. Kasi ito nga yung nagbibigay pressure dito sa pawn na to. Ayan. Ito na sinasabi ko. So, nung inabante ko to, medyo limited na yung pupuntahan ng kanyang queen. No? Kung mapapansin nyo, alaan, ay king niya. Wala na siyang ibang pupuntahan dyan. Pwede niyang ilagay itong rook dito. At mag-ubusan na kami ng rook. Ganyan. Bam. Bam. So, hindi niya pwedeng kainin yun ng ano. Ayan, ito pala. Anyway, balik natin yung pesto na yan. Tingnan natin kung anong gagawin niya ulit. Eh yun, kinain. Siguro sa sobrang buisit niya dun sa bishop ko na yun kasi nga lagi may pressure sa pawn niya. Mas pinili pa niyang kainin niyo kaysa suportahan itong area na to. Hindi ko naman pwedeng kainin to ng queen kasi pag kinain ko mawawala na yung aking plan na banatan siya dito sa area na to. So si knight ko na lang ang ipangkakain ko dyan. At ayan na nga, na blunder move na naman ang ating kalaban. Siguro gusto niya i-threaten to, no? Pero wala na. Ito na yung ating plano. One move at mate na siya. Boom. Panis. That's it mga ka-chessboard. Mga ka-chess. Ano ba yung boy sinabi ko? Chessboard. Sige, ganyan lang po. Ganyan lang. At pinakita ko lang ang kung paano laruin ang London system. Thank you for watching po.